kasi po medyo nababalitaan namin na may mga tumataas na rin yung bilang ng COVID. Minabuti po namin na maging strict ulit sa masking sa BGH po. Primarily to protect our patients. Ilang health workers na ng Philippine General Hospital ang nagpositibo sa COVID-19 matapos mahawa sa mga pasyente. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, sa kasalukuyan ay mayroon silang COVID patients na naka-admit sa ospital. Anim dito ay mga bata, kung saan tatlo ang mayroong severe COVID pneumonia. Bagamat wala pang dapat ika-alarma sa ngayon, minabuti ng pamunuan ng PGH na ipatupad muli ang Mask Monday sa lahat ng mga tauhan at bisita na papasok sa loob ng ospital. We again reiterated our stricter guideline to remind our healthcare workers na mag-ingat sila dahil may COVID sa ating community at siyempre ayaw po nating mabilay ang ating operasyon sa ospital. Naglabas sila ng guidelines ulit. No? Parang bumalik kami dun sa time na mataas yung community transmission sa COVID. And so now we just mandated everybody to wear masks, at least surgical masks. Sa pinakabagong tala ng Department of Health, mula December 5 to 11 ay nakitaan ng pagtaas ng 36% ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Aabot sa 1,821 na mga bagong kaso ang nadagdag, kung saan 13 rito ang nasawi. Dagdag pa ng kagawaran noong December 10 na abot sa 228 ang severe at critical COVID-19 patients na naka-admit sa mga ospital. Bunsod nito, naniniwala ang mga pribadong ospital na kailangang ibalik na ang mask mandate dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases at respiratory illnesses. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose De Grano, bagaman nakahanda ang mga pribadong ospital na tumanggap ng mga COVID-19 patients, mas maiging ibalik ang panuntunang pagsusuot ng face mask, lalo't may mga kaso silang naitatala sa ospital na incidental COVID-19 cases. Ito yung mga nagpupunta sa ospital upang magpatingin ng ibang karamdaman, ngunit na pag-alamang positibo din sa COVID-19. Dapat talaga ngayon na ito, ibalik muna natin yung mask mandate, kasi talagang sa tingin ko tumataas na ulit talaga ang symptom wise yung cases ng COVID or COVID-like illnesses. We encourage every hospital na talagang bawat lahat ng papasok sa hospital dapat nakamask na. Una nang inihayag ng Department of Health na inaasahan ang pagtaas ng mga kaso, lalo't wala nang sinusunod na mga restriksyon ng mga tao at marami na rin ang lumalabas at nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kaya ganun na lamang kung bigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at physical distancing. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.